ating pungtunghayan, ang isa na namang kwentong pag-ibig na tiyak ay kapupulutan natin ng aral. Pero bago tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Bianca, humawak kang mabuti. Ano ba? Huwag kang padalos-dalos. Baka mahulog ka. Pabulong, ngunit may igting ang paalalang iyon ni Isabel habang nagkukumahog na nanunulay ang kaibigan sa madulas na sanga ng malaking punong kahoy na nasa loob ng bakuran ng dormitoryong iyon na pinamamahalaan ng mga madre. Dalian mo! Apura ni Bianca. Naghihintay na si Ronald sa bistro. Sandali! Nangangabay na tugo ni Isabel. Lulang-lula sa taas ng kanilang kinaroroonan kaya hindi siya makatingin sa ibaba. Ikaw naman kasi, sabi ko na sa iyo, huwag ka nang pumayag na makipagkita kay Ronald ngayon eh. Ang kulit mo. Gabi na. Mamukat mo. Mahuli pa tayo ng mga madre sa pagtakas nating ito. Lalo lang tayong malintikan. Tama na iyang sermon mo. Dalian mo. Inip na sabi ni Bianca nang marating nito ang pader. Napapailing na ipinagpatuloy ni Isabel ang maingat na pangangabay sa madulas na sanga. Fourth year na sila sa high school. First year pa lamang ay magkasundong magkasundo na ang dalawa. Si Bianca ang higit na agresibo. Mahilig ito sa kasiyahan, palakaibigan na kabaliktara naman ng pag-uugali niya. Kaya madalas, kahit na anong tutol ang gawin niya sa mga kapilyahan nito, wala siyang magawa kung di ang maging sunod-sunura na lamang upang masigurong hindi ito mapapahamak. At isa na nga sa di mabilang ng mga kalokohan nito'y ang gabing iyon na lihim itong nakipag-areglo ng date kay Ronald, isang binatilyong nag-aaral sa kabilang exclusive school. Ang tagal! Naiinip na bulalas ni Bianca. Nandiyan na! Ilang saglit pat narating na ni Isabel ang pader na kinaroroonan ni Bianca. Oh, ano na ngayon ang gagawin natin? Huwag mong sabihing tatalon tayo. Nandi-discourage na sabi ni Isabel habang tinitingnan ang babag sa kanila kung sakali. Ang taas niyan, siguradong bali ang buto natin dyan. Ba't naman tayo tatalon? May dala akong lubid, no? Teka, isang di kalakihang lubid ang inilabas ni Bianca mula sa suot nitong jacket. Pagkuway, dagli nitong itinali iyon sa malaking sanga ng puno at saka dahan-dahang naglambitin pababa ng pader. Bianca, hindi kaya? Pag-aalala ni Isabel. Ako nang bahala. Pero dahil sa taglay na bigat ni Bianca, walang kamalay-malay ang dalawa na unti-unti nang napipigtas ang mga sinulid na abaka. Unti-unti nalalagot ang mga hibla. Unti-unti humuhulagpos ang pagkakatirintas ng mga ito sa isa't isa. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi inaasahan. Dire-diretsyong bumulusok si Bianca at pahandusay na bumagsak sa ibaba. Masama ang pagkakabagok ng ulo sa semento at nawala ng malay tao. Natatarantang sumigaw si Isabel, hindi malaman ang gagawin. Kaagad na rumesponde ang security guard ng dormitoryo. Si Bianca! Tulungan ninyo si Bianca! Nahulog siya sa ibaba! Ano? Si Bianca! Litong-lito na tinulungan ng security guard na makababa si Isabel mula sa mataas na pader. Gisingin mo si Mother Superior! Tumawag kayo ng ambulansya! Dali! Mahigpit na tagubili ng security guard bago ito tuluyang tumakbo palabas upang puntahan si Bianca. Tarantang tumakbo si Isabel papasok sa dormitoryo upang humingi ng tulong. Nasa bukana pa lamang ng pinto nito'y sinalubong na kaagad siya ng mga madreng na bulahaw sa kanyang pagsigaw kanina. Nagtatanong, nagtataka. Sari-saring reaksyon ng labis na pagkabigla ang ipinahihiwatig ng mga mata. Anong nangyari? Si Bianca ho! Si Bianca! Naghihisteryang ipinaliwanag ni Isabel ang buong pangyayari. Hindi nagtagal at isinakay sa ambulansya ang duguan at walang malay na si Bianca. Walang tigil sa pagluha si Isabel
habang inihahatid ng tanaw ang papalayong sasakyan. Hindi malaman kung ano ang kahihinatnan ng aksidenteng iyon. Panay ang dasal niya para sa kaligtasan ng kaibigan. Ngayon, harap ng Mother Superior kay Isabel. Gusto mo na bang aminin sa amin ngayon kung ano ang ginagawa niyong dalawa ni Bianca sa taas ng pader na iyon at kinailangan niyo pang gumamit ng lubid? Nang gabing iyon ay binawian ng buhay si Bianca matapos gawin ng doktor ang lahat ng magagawa. Muling naghisterya si Isabel kinabukasan nang malaman ng kinasapitan ng kaibigan. Hindi! Hindi patay si Bianca! Hindi maaaring mamatay si Bianca! Isabel! Saway ng madreng naghatid ng balita. Nakita ko pa siyang humihinga bago dinala ng ambulansya. Hindi maaaring mamatay si Bianca. Hindi! Isang malakas na sampal ang pinawala ng madre upang pakalmahin ang dalagita. Pero talagang hindi nagpasaway si Isabel hanggat hindi siya pinayagan ng mga madre na makapunta sa punerarya upang alamin sa kanyang sarili ang katotohanan ng trahedyang iyon. Wala pang gaanong tao sa punerarya nang pumasok si Isabel sa malaking silid na kasama ang ilang mga madre. Ikaw! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Nagtatagisan ang mga bagang na sa lubong ni Mrs. Lastimosa. Ho? Maging ang mga madre ay hindi nakakibo sa labis na pagkabigla. Kung hindi mo isinama ang anak ko sa pagtakas mo sa dormitoryo'y, buhay pa sana si Bianca! Pinatay mo ang anak ko! Pinatay mo ang anak ko! Hindi po! Umiiling natutol ni Isabel. Nagkakamali po kayo. Ako po ang pinilit ni Bianca. Hindi po ako ang may kagustuhang tumakas kami. Sinungaling! Lumayas ka! Lumayas ka! Wala kang karapatang silipin man lang si Bianca. Pero... Noon lumapit sa kanila upang mamagitan ang nakatatandang kapatid ni Bianca, si Jordan, ang boyfriend ni Isabel. Mama, calm down. Anito, makakasama sa puso mo ang sobrang galit. Jordan, paalisin mo ang babaeng yan. Tiimbagang na utos ni Mr. Lastimosa. Ayokong magsalita ng anumang laban sa kanya. Pero sa oras na may mangyari sa mama mo'y, patawarin ako ng Diyos. Maniwala po kayo sa akin. Giit na pagtatanggol ni Isabel sa kanyang sarili. Wala po akong kasalanan. Masakit din po para sa akin ang mga nangyari. Napakasakit po. Isabel, please. Saway ni Jordan. Huwag mo na sanang dagdagan pa ang sakit na idinulot mo sa amin. Lumabas ka na. Jordan. Mother, hingi ng dispensa ni Jordan sa madre. Ipinagpapaalam ang dalagita. Ihahatid ko lang ho muna si Isabel sa labas. Nakauunawang tumangon ng pagsang-ayon ang madre. Bago tuluyang lumabas ng silid, minsan pa'y nilingon ni Isabel ang kabaong ni Bianca. Masamang-masama ang loob. Damang-dama kung gaano kasakit ang maling ipinaparatang sa kanya. Sa labas, masuyong yumakap si Isabel sa nakatalikod na nobyo. Umaamot ng lakas, ng tibay, ng sapat na tapang upang harapin ang sitwasyong ito. Bakit ikaw pa? Hindi nakatiis na bulalas nito habang pilit na pinipigilan ang sariling emosyon. Nanatili itong nakatingin sa malayo, panay ang higit buga sa usok ng sigarilyo. Bakit ikaw pa na pinakamatalik na kaibigan ni Bianca at pinakamamahal ko sa buhay? Bakit ikaw pa ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay? Bakit? Jordan, pati ba naman ikaw? Itinatanggi mo pa? Totoo, inaamin ko. Talagang makikipagkita kami kay Ronald kaya namin nagawa iyon. Pero, hindi mo na sana isinama si Bianca. Hindi mo na sana siya pinilit. Umiling si Isabel. Ako ang pinilit ni Bianca na samahan ko siya. Siya ang makikipag-date kay Ronald ng gabing iyon, hindi ako. Pati ba naman ako? Pagsisinungalingan mo? Pananalakab ni Jordan. Ipinagtapat na sa amin ni Ronald ang lahat. Tumawag ka daw sa kanya at sinabi mong pipilitin mong isama si Bianca na tumakas sa dormitoryo para makipagkita ka sa kanya. Nabigla si Isabel sa maling deklarasyon ni Ronald. Hindi! Nagsisinungaling siya, Jordan! Hindi totoo yun! Hindi ko magagawa yun! At anong gusto mong palabasin? Ang kapatid ko ang nag-aya sa iyo para lang makipagkita sa isang lalaki? Yun ang totoo!
Tuluyan ang hindi napigilan ni Isabel ang kanyang sarili. Awang-awa sa kawalan ng kakampi na napaluha siya. Boyfriend na kita, Jordan. Bakit kailangan ko pang makipagkita sa ibang lalaki? Kilala mo ako. Alam mong hindi ko iyon magagawa. Iyon din ang akala ko. Nang uusig ang tinig na bumuntong hininga ito, sabay pitik sa filter ng sigarilyo. Ang buong akala ko'y kilala na kita. Taksil! Jordan, maniwala ka. Nagsasabi ako ng totoo. Si Bianca ang... Tama na! Pasigaw na sansala ni Jordan. Hanggang sa kamatayan ba naman ng kapatid ko'y gusto mo pa rin siyang palabasing masama para lang iligtas ang sarili mo? Sayang, Isabel. Sayang at pinag-ukulan pa naman kita ng tapat na pagmamahal. Hindi ka lang pala isang traidor na kaibigan. Isa ka pang mapaglarong babae. Hindi totoo yan! Umalis ka na, Isabel. Tinatapos ko na ang lahat sa atin. Halos gumuho ang lahat para kay Isabel nang talikuran siya ni Jordan. Gulong-gulo ang isip niya sa mga nangyari. Hindi niya lubos maisip kung bakit nagawang magsinungaling ni Ronald sa pamilya ni Jordan. Nawalan na siya ng pinakamatalik na kaibigan, nawalan pa rin siya ng lalaking pinakamamahal. Iba yung kalungkutan ang nadaman ni Isabel nang hindi man lamang siya pinayagan ng mga madre na ihatid sa huling hantungan ang pinakamatalik na kaibigan. Bakit po? Iyon ang utos sa amin ng mga magulang ni Bianca. Kasunod niyon ay inexpel siya sa eskwelahang iyon dahil na rin sa kagagawa ng mga naiwan ni Bianca. Napakasakit talaga ng mga nangyari. Pakiramdam niya'y aping-api siya ng mga sandaling iyon habang iginigiit ng mga ito ang maling paratang sa kanya. Pero patuloy siyang nagsawalang kibo. Tinutulan ang balak ng kanyang mga magulang na ipaglaban ang kanyang karapatan. Minabuti niyang magpunta sa Amerika upang doon na lamang hanapin ang panibagong yugto ng kanyang buhay.